Ito na po ang ating kutsinda. Naka-flash na po sa screen ang ating mga ingredients. Yan po. First off, meron tayong mixing bowl. Ang gagamitin ang measuring cups. Ito na po ang anato. O ang tinatawag na katsuwete. 2 tablespoon po yan. Yan. So, inilagay na po natin lahat. At maglalagay tayo ng 1.5 teaspoon. Tapos, 1 cup ng all-purpose. Pwede kayong gumamit ng rice flour or cassava flour. So, ang ginamit ko is APF or all-purpose flour. Then, 1.5 po yan. Then, cornstarch. 1.5 po. Good. So, magkakaroon tayo ng 1 cup na sugar. At i-mix lang po natin ating dry ingredients. Ilalagay na rin po natin ng 3 cups of water. 2. So, i-mix lang po natin yan at welcome by na. Pero nauna po natin binabad ang ating swete. So, okay na po siya ang kuhanin since na-mix na po natin maayos ang ating dry ingredients sa pamamagitan ng ating water. So, i-stir natin siya ulit para makuha natin yung consistency at ang kulay nating hinahangad. So, i-strain natin siya para matanggal yung mga lumps o buo-buo. Twice natin siyang ni-strain. So, preheated na rin po ang ating steamer at lalagay na po natin ang ating mahiwag kutsinta. So, yan. Hindi na po natin pupunain kasi baka medyo umaangat po kasi yan. Tama-tama. Yan. Yan. Bago niyo gusto niyang kamay. So, kabilang kamay. Ganyan lang po siya, guys. So, kasi siya po medyo marumi. Yan. Nakagawa kami actually ng 30 pieces. So, ilalagay na po ng ating ouch, ang init, ha? Pero okay lang. Kagaya na pagmamahal niya, ang init nakakapaso. So, yan. Nakatatlong batch kami ng luto. Kasi maliit lang ang aming steamer. So, ayan guys. Ito na. Paano at gano'ng kadali magawa ng kutsinta. Mga mahilig sa mga Pinoy delicacy or Pinoy kakanin. At yan po ang ating finished product. Oh my. Oh my. Oh la la. Mama mia. Kutsinta. Thank you.